Pagkabilib ng isang NBL analyst dito sa ating pambato na si Kai Sotto, isang buwan nga bago maganap itong dalawang laban ng Sixers this NBA preseason. Yan, matapos mang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1x bet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Well, kahapon nga mga bolero, September 1 Philippine Time, muli nang lumapag sa Australia itong si Kai matapos ang naganap na dalawang laban ng Pilipinas kontra sa Lebanon at Saudi Arabia. Kung saan dyan, muli nang sumabak sa ensayo si Sotto bilang kanilang preparasyon di lamang para sa papalapit na panibagong NBL season, kundi syempre pati rin dito sa magaganap na 2 games ng Sixers kalaban ng dalawang koponan sa NBA. Pero sa kabilangan ng magandang balitang yan para sa ating pambato, kabaliktaran naman ang sumalubong na balita kay JC after ng kanyang serbisyo dito sa Pilipinas. Yan, matapos maging laman ng usap-usapan itong posibleng pag-trade ng Utah Jazz kay Clarkson. Kung saan yan, mas tumibay pa matapos malipat sa Cleveland Cavaliers ngayong araw lang itong isa rin sa mga gwardiya ng Jazz na si Donovan Mitchell. Samantala sa kabilang banda, matapos nga itong naganap na dalawang laban ng Pilipinas this fourth window, malungkot na sinabi ng kampo ni Clarkson at ni Kai na di raw sila makalalaro para sa panibagong window na gaganapin sa buwan ng Nobyembre. Ang dahilan, matatamaan nga nito ang kanilang schedule sa nasabing buwan. Kaya naman dahil dito, erektahang sinabi ni Chot Reyes na ngayon pa lang daw, nagpaabiso na siya sa PBA at syempre sa ilang collegiate basketball league ng kanilang partisipasyon sa papalapit na window. Upang sa gayon, walang maging problema sa mga players na hihirami ni Chot na kanyang isasabak dito sa November window. Samantala sa kabilang dako, muli tayong bumalik dito sa NBL. Kung saan sa mga nakalipas na araw nga mga bolero, naglabas ng isang artikulo itong si Liam Santa Maria na may katagang 15 burning questions for NBL 23. Kung saan dyan, maraming Filipino fans ang natuwa matapos mapasama itong ating kababayan sa mga nabatong katanungan ng nasabing analyst. From Super Sotto. Filipino star Kai Sotto and his army of passionate supporters are back for another year in Adelaide. The talented 20-year-old showed glimpses of his potential last year as he put up 7 points and 4 boards a game. Offensively, he's an ever-present lob threat, while down the other end, his 9'2" standing reach allows him to do things like this. Sotto needs to get stronger, no doubt, and his ability to move laterally needs to improve. That said, when he's out on the floor, I'd like to see Adelaide run a few more actions for him. Give him some pick and pop opportunities and more of these types of plays. Cooks is over there to provide that insurance around the rim. Well, hello.